Second to the last speaker for today, for this class, no, we have Clarissa Juliana Otra, or Juliana, is an incoming BA, is an incoming BA philosophy sophomore. She graduated senior high school from the Ateneo de Manila University Senior High School and has since then set goals to go to college with a much more proactive and goal-driven approach. Juliana has grown up with a passion for servant leadership, an attribute that still continues to supplement her work as a current member of the CSSP, Freshie, Shifty, and Transferee Council, as well as the CSSP Student Council. Although known to engage in public speaking opportunities surrounding politics, current events, and student leadership, Juliana has now found a hidden appreciation for addressing her own qualms with identity and being loved. Klapahan natin si Juliana. But of course, bago ako magsimula, as with everyone that has gone before me, may tanong po ako. Raise of hands na lang po, na sino dito yung alam na yung type nila sa isang tao or sa mga crush. Ang bilis ni Gab! Nung introductions natin nung first day, na sobrang hindi talaga tumutugma yung mga sinasabi ng puso ko sa sinasabi ng isip ko. pero kunyari, sasabihin ko, ayoko sa basketball player. Toxic, as in player talaga sila. Pero yung mga nagiging crush ko, mga hilig, basketball. Sasabihin ko, ay gusto ko matangkad para pagbibigyan ako ng forehead kasi sobrang sakto. May ganon. Pero tumitiklop sa maliit. Sa liit kong to, kumabattle pa ako sa mas maliit sa akin. Hayt mo ah, hindi po ako ano ng bata. Yun, so with that, I think it's very safe to say na hindi na ako magulo pagdating sa type. Na baka wala talaga akong type. And yun yung isa sa mga naging motivations ko in not ripping or staying with the index card na sabi ni Sir, yan na yung topic mo, hindi mo pinag-isipan, kunitin mo yung isa, yan na yung topic mo. And noon na, syempre medyo na ano ko na yung isa kasing topic na nasa isa kong index card was something na kahit on the spot akong pinag-speech ni Sir, I would be able to give a 10-minute speech. Kasi yun yan, nabanggit sa bio note ko kanina, it's something na I grew up speaking about. Pero yun yung pinunit ko. And I chose to stay with this topic kasi hindi lang siya about type, hindi lang siya about standards, na yung experiences ko and whatever led me to write that index card always begs the question na what if I never really knew what love was? Na baka hindi lang talaga ako marunong sa kung paano magmahal, ba kaya single ako until now. Na baka yung notion ko ng love or yung hinahanap ko na love is not non-existent at nag-exist lang siya or nabubuo lang siya dahil sa kakapakinig ko sa JD. Na baka yun lang talaga, nagde-delusion lang pala talaga ako. So, growing up, palagi ako nag-end up na iniisip ko, baka nga it's a me problem. Na baka nga kaya ako single or baka I'm not being pursued is because ako yung problema. But then again, bumabalik siya dun sa bakit dinadoubt ko yung sarili ko when hindi natin dinadoubt or hindi natin ina-address na whoever really decided on what love actually is. Na parang sobrang pangit naman na in my 20 years of life, ang notion ko ng love is dictated by somebody else that I don't even know who. Tapos, ang ending, talo pa rin ako. Doon kami nagkakasundo ni Kami. Talo pa rin.
Yun, and of course, hindi lang siya problem na na-experience ko. Yung doubt, yung pag-question dun sa kung ano ba talaga yung pag-apply ko ng love or yung pag-feel ko ng love. It's not just me, a single person, but it's connected to me being bisexual. Oh, disclaimer lang, ito ata yung biggest crowd na sinabihan ko na I'm bisexual. So, anyways, it's really been a safe space for me na aminin to sa inyo. And that's why I also wanted to pursue this topic kasi I know na hindi lang siya parang eme-eme ko lang na nagdadrama lang ako na single ako hanggang ngayon. Yun. So, going back, hindi lang siya individual problem ko. Na it's a problem that a collective experiences and it's a reality that they experience up until this moment. And that is called bi-erasure. Ayan. So, bago ako magkwento ng aking buhay bilang isang bali, i-explain mo natin or just to give everyone parang some overview on what bi-erasure is. Bi-erasure, according to the dictionary, is the act of ignoring, explaining away, or otherwise dismissing bisexuality in culture, media, or history. So, bale, active assertion siya na hindi totoo ang bisexuality na hindi po inyo paniniwala. Sinasabi ko lang yun. na parang sinasabi na guni-guni mo lang yan, hindi yan true, ganun. Yun po yung bi-erasure. And with my speech today, I hope that we can discover how deeper this meaning could be and ano ba yung role na piniplay natin in bi-erasure kahit na i-acknowledge natin na, or not, na meron tayong kinocontribute dun sa problem of bi-erasure. So, ayan. Next naman, story time. Ito na, ikakwento ko na ang aking pagkabaling. So first, ayan, this is Teresa Ni. Shout out po sa Teresians in the room. Yes, na-recognize ko si Gwen. Mahiya lang ako, pero ano, kabatchmate ng ate ko sa STC. Si Jen, of course, Teresian din. At si Gabs na sa likod. Hi, Gabs. Ayan, mga Teresian. So, sa mga hindi po nakakaalam, ang STC po ay All Girls Catholic School. Ayan. So, kaya ako nag-amen kay Riz kanina kasi gets na gets ko talaga. And bilang galing ako sa All Girls Catholic School, hindi ako kawala dun sa notion na pag pumasok ka dun, kahit straight ka or kahit ano mo bading ka na, matik, lalabas kang bali. As in, pag may nakikilala kami, syempre running joke lang siya sa mga Teresians, pag may nakikilala kami na graduate ng STC, tapos sinasabi nila na, ay buong time ko sa STC, straight ako. Para siyang, wow! Ano pa na nangyari yun? Kasi sobrang kabadingan talaga yung culture inside All Girls Catholic Schools. And ako, unlike yung mga kasabayan ko, yung mga kabatchmate ko, na parang na-discover lang nila that they were queer in high school, ako, I knew that I was queer, mga grade 2 or grade 3 pa lang ako. As in, tandang-tanda ko yung unang-unang crush ko na babae. As in, hindi ko pa rin po siya makalimutan. yun. And parang, syempre, at that time, hindi ko naman sinabi na grade 2 ako, ay guys, I'm bisexual. Malay ko ba kung ano yung sabihin. Pero alam ko na at that time, I was attracted to both men and women. And it was no problem to me, especially since sa school, ano, hindi naman siya mahirap since gets na nung isa't isa na ganun yung behavior, ganun yung nagiging personality nung mga kasama namin sa school. But then, nag-iiba siya when I go back home. Nasabi nga ni Dua Lipa, did the full 180 crazy ang planning niyo. Na pagdating sa bahay, pagbalik dun sa home community, biglang, boosh, straight again. Ganyan. Ako kasi, I have to go home to a super mega religious and conservative ano family. Hindi po sila yung pamilya ko, hindi po. Wait lang po. So super mega religious
religious and conservative. Pagkabigay na pagkabigay pa lang, no first communion ko, grade 2 din yun, ginawa na akong lector. Ayan, ito po lectors po. Yung mga nababasa sa akin. Grade 2 pa lang, lector na ako sa simbahan. So, palaging nagbabasa sa misa. And hanggang ngayon, lector pa rin naman ako. And I think, isa siya sa mga talagang safeguards ko sa pagkabaliin. Kasi feeling ko, pag bigla akong sinabi sa magulang ko na ay, ayaw ko nang mag-lector, kailangan ko i-explain na hindi na kasi ako naniniwala doon sa pagka-conservative na church namin, ganyan. Ganon. Tapos, syempre, dagdag pa dyan, yung uuwian mo is yung mga magulang mo, yung mga lola mo, natatawanan na lang si Vice Ganda or i-judge si Bibi Gandang Hari pag nakita nila sa TV. Na parang, during their time, they were very brave in acknowledging and telling others na yun yung identity nila. Pero yung inuuyan mo sa bahay, tinatawanan na sila, sinasabihan sila na bobo, ganyan. And needs, hindi pa ako nakakalahan. Anyways, so mahirap yun. And then for me personally, hahatawan pa ako ng mga question na parang ano, oh, may boyfriend ka na ba? Ganyan, or dapat after 20 ka na lang magdala ng lalaki dito sa bahay, gano'n. Eh, paano po kung babae ang gusto kong iuwi? So, okay na po ba? paano po kung babae? So, parang sobrang naaano ako na kahit I know that I'm also attracted to men, parang ang hirap din aminin kasi nandun na yung judging, nandun na yung parang standards na hindi. Dapat super straight ka, as in mega straight. Straighter than a ruler, parang gano'n. And yung gano'ng environment growing up led me to think na baka nga lalaki lang dapat talaga yung hinahanap ko. Na, syempre, my tiny little brain at that time could only handle so much na umabot ako sa point na ginagaslight ko yung sarili ko na dapat lang talaga lalaki yung hanapin ko. Ganyan. So, grabe yung pagkakikay ng girly mo nung bata siya, ganyan. As in, dati diba uso yung mga leggings, tapos naka-skirt din, ganyan, mga tube top, ganyan. Ganun talaga. As in, kahit na gusto kong mag-present in a different way, or ayaw ko naman talagang i-pursue during that certain moment, yung pagkakaroon ng boyfriend or something, parang napipigitan ako kasi kailangan kong itago yung side or that aspect of myself na hindi lang lalaki yung gusto ko. Nagkakagusto din ako sa babae. Ayun. So, siguro iniisip nyo naman. Siguro bumawi naman siya. Bumawi naman siguro si Akla. Social interactions, yun ganyan, growing up around friends, yun ganun. And of course, the answer is, yes. Bumawi naman. Kasi, ano, mapili din naman ako sa mga kaibigan ko. And this is not complete. Like, I've found safe spaces and a lot of people sa inyo, safe space. Kahit sa X6. my friends were that safe space na okay lang ako mag-act na yung kabadingan ko, ganyan. And I'm very lucky na at this point in my life, meron akong talagang fixed people na alam kong they have my back. And if worst comes to worst na malaman ng mga parents ko na bading ako, alam ko kukupin nila ako and they would protect me. But of course, the type of security and safety doesn't come easily. Na hindi naman siya pre-package na i-order mo na lang sa Grab, tapos pagdating sa'yo, okay ka na. Hindi naman siya ganun. And it's really a big struggle, especially for bisexual people. Kasi iisipin ng mga tao na, ay, hindi mo ba talaga yan? Baka pag-isipan mo lang, gano'n. Pag-pray mo lang, ganyan. Ano na pag-pray ko? Lord, gusto ko po sa babae. Anong gagawin ko? Parang, ang hirap naman na puro ipag-pray mo lang or pag-iisipan mo lang, tulungan mo lang yan, ganyan. Gano'n. So, yun, doon pa lang, sobrang nakikita na yung existence ng bi erasure. Ganyan. But of course, meron pang ibang manifestations yan. So, ako, never akong nakatakas dun sa phrase na it's just a phase. Na somehow, I'm perpetually just experimenting and confused. Na in my 20 years of life,
nag-e-experiment pa rin ako hanggang ngayon. Na sana nag-stem na lang pala ako sa dami ng in-experiment ko. Para it's just a phase lang. Diba? So, yan talaga yung unang marinig. Ay, bisexual ka, baka ano lang yan. Kabag lang yan. Malalagpasan mo yan. Ganon. Tapos syempre, meron din naman yung baka nakikiuso ka lang. Kasi syempre, all girls growing up, all girls Catholic school growing up, na parang, ay, nakita mo lang na bakla yung ibang mga ano, baka nakikibakla ka lang din. Ganyan. Eh, syempre, it's a very big parang mindfuck to me. Kasi, alam ko naman na hindi ako straight ever since I was a child. Pero kahit ilang beses sabihin sa akin yung phrase na yan, palagi akong nasa spiral into doubt na baka nga nakikiuso lang ako. Na baka nga hindi talaga yun yung pagkatao ko. So, dun pa lang, parang sobrang hirap na 20 years akong, or hindi yung 20 years, pagkapanganak ba din na. Hindi, pero most of my 20-year life, puro ganyan na yung narinig ko. At syempre, meron ding dumadagdag na parang, kahit na-establish ko na with my friends, ganyan na, eto ako, I'm bisexual, or I'm queer, ganyan, kahit hindi ko specifically nililabel to other people. Kasi nga, recently ko lang din nahanap yung courage na talagang sabihin sa mga tao na bisexual ako. It's always been, I'm not straight. But no labels, because I'm always scared of being judged or being questioned. Na, ay, bisexual ka, sure ka, parang ganon. So, yun, lumipat ako ng school, ganyan, biglang, Boogs, hindi halata na ba din ka? So, ano pa lang gagawin ko? Parang bago na namang existential crisis, na pati ba naman sa pagpipresent ako sa sarili ko, kailangan kong patunayan na ba din ako? Na, am I not gay enough because hindi ako nahilig sa makeup before? Am I not gay enough because wala akong collection ng printed button-ups? Parang, am I not gay enough just because I'm not quirky enough or something like that? So, at that point, senior high na ako, and hindi pa rin buong-buo talaga yung tiwala ko sa sarili ko na I'm bisexual and that is who I am. Kasi palagi may dumadating na judgment. All these phrases, ganyan. As in, parang sobrang mundane nung phrases. Pero hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong nasabihan ng mga phrases na yan. And I think the biggest hit comes in when I actually talk about my love life. Ganyan. Kala mo meron. Yun. So, syempre, you save space with my friends, ganyan. And I become fellows with other queer people. Both in Ateneo and STC and now in UP, ganyan. So, sasabihin ko na, uy, I like this girl. Nagkaka-develop pa ng feelings. Ganyan, na-realize ko na mahal ko na pala yung girl. E di, wow, celebrate ang mga bading. Yes, it's a win. Ganon. And of course, most of the time, I still end up single. But a win is a win. Pero syempre, a win is a win. Pag ako, na babaeng bisexual, pag ang nagustuhan ko, babae din. Pero pag dumating yung time, sabihin ko, uy, babe, mayroon akong bagong crush. Siyempre, may intriga yung mga bakla. Tapos sabihin nila, ay, sino yan? Maganda ba yan? Kilala ba namin yan? Kasi yung all-girls Catholic school na environment, sobrang small world. So, dun agad yung assumption nila na dun ang gagaling yung mga crush ko. Tapos sasabihin ko, oh, he's cute. I met him here. Ganyan. Tapos ang sasagot nila, ay, lalaki. Ganon. And of course, to some extent, gets naman. Kasi men can be trashy and disappointing sometimes. Sorry po sa lalaki. Sana hindi kayo ganon, okay? Para ano, hindi kayong tatamaan. Pero, so, I become forgiving pag sinasabi nila na, ay, lalaki. Kasi, okay, sige, gets. Pero biglang susundan nila ng, sure ka ba? Parang, nawala yung pagkabading mo dun, ah. And parang ako, parang, huh? Question marks everywhere. Parang, bading pa rin naman ako. I'm still bisexual. Pero bakit the moment that I tell you that I like a man, hindi na pala ako bading? Parang ang hirap naman na, especially if it's coming from supposedly friends, na allies din, or like fellow queer people, na ang ina-advocate mo ay
yung proper representation and understanding on what gender and sexuality is. But once someone actually tells you that this is the experience of being, for me, bisexual, biglang hindi na totoo, biglang hindi na true. So, bakit ganun? And these kinds of comments make the world even scarier for us. Kasi hindi na namin alam kung sino yung pagkakatiwalaan namin, kung sino yung paniniwalaan namin. Kasi kahit kami nagda-doubt na totoo ba talagang mahal ko yung tao na to? Or nakikiuso lang ba ako? Or baka face lang to, nag-experiment lang ako? Ganyan. Or baka hindi ko talaga alam kung ano yung love. So, it's very hard growing up bisexual. Ayan, yung mga experiences na yan, yung senior high lang yan. So, medyo malapit-lapit pa gano'n. And then, doon naman sa pinasurvey ko, nagpa-Google Forms ako, may doon sa inyong sumagot na sobrang hirap lumugar bilang isang bisexual. Lalo na sa community kasi biglang bibigyan ka ng ano, may checklist biglang. Pag babae ka, valid kang bisexual, pag babae lang yung gusto mo. Once na magkagusto ka sa lalaki, ligwa ka muna. Outside the community ka muna. Ginajudge ka muna. And same goes for the men. Na pag lalaki ka, tapos bisexual ka, valid lang yung pagiging bisexual mo. Pag lalaki din yung nagugustuhan mo. But once you tell your friends or the people inside the community that you also like this certain girl or this woman, biglang, ay, baka straight ka. Ganon. So, ang hirap. And then once you go outside of your community, you, ito sinagot mo dun sa Google Forms, na homophobic straight people would easily judge you just because you love someone na just so happens is the same gender or the same sexuality as you. So, ang hirap lumugar. Kasi parang, dina-doubt na nga sa akin kung paano ako magmahal. Wala pa akong mapuntahan. And it's supposedly parang with the people na dapat tina-trust mo. Pero biglang, eek, nagkagusto ako sa lalaki, biglang hindi ka naplabadin, ganun, ganun. So, growing up, my notion of love was always whatever people thought bisexuality was or what love was. I was always told who to love, who not to love. That love was whatever satisfied their notion of me being bisexual. And love was never about me, what made me happy, who made me happy, who made my heart pound so fast. It was never about that. It was always about what they thought love was for me. And ang hirap kasi sa where do I fit in that equation? Na love life ko pero wala akong say. Ano ka, mama ko? Parang, grabe na. So, yun. And sa lahat ng kwento ko right now, saan ba patungo ang relationship na, saan ba patutunguhan yung mga sinabi ko? And I think na in order for us to address this problem, in order for us to be more loving and supporting of the bisexual community, we have to redefine what bi erasure is. Hindi na redefine what bisexuality is. Because bisexuality is also very broad. Na nakadepende yan sa tao, but bi erasure is also very different. Na hindi na siya ito, na parang active assertion lang siya. Na sinasabi mo lang na hindi totoo ang bisexuality, yun lang yung bi erasure. No, bi erasure for me and what I've discovered for this speech exists because of conscious and unconscious prejudice that's set against people like me who identify as bisexual. So, paghiwalayan natin yung dalawang hinighlight ko there. Ayan. So, first is conscious prejudice. So, yung mga attitudes and beliefs na aware yung isang tao na meron siya.
So siguro dito mas papasok yung mas yung original na definition na active assertion. So kunyari yung pari sa church namin, sasabihin niya ang kabaklaan ay kasalanan, ganyan. Talagang ipinagkakaluluw niya ang mga bading, ganun. Conscious prejudice yon. But on the other hand, unconscious prejudice is yung mga hindi ka fully aware of. And this usually manifests in actions, mannerisms, or yung mga side comments lang. So examples nito, yung mga phrases na pinakita ko kanina. Unconscious yun kasi sinasabi nila na, ay, tinutulungan ka lang naman namin. Baka lang kailangan mo ng guidance. Kahit na gusto ko namang buuin na sa sarili ko na ito yung identity ko. Ganon. So, and this is also something na talagang na wow ako nung na-discover ko sa sarili ko while preparing for this speech. Kasi bi erasure doesn't just exist outside of the community. It can also come from the inside. And that's the scary thing. Na people are slowly and constantly rewriting their identities. And that people like me are quite literally erasing parts of their own identities. Not because they're experiencing different forms of love or napapalalim yung pagkakaintindi nila sa pagkakakilanlan nila dahil minamahal sila. But because from the obvious enemy, ayan, meron akong pinipare kasi na metaphor. From the obvious enemy to the monsters in their own backyard, ang nararamdaman nila ay different forms of hatred and invalidation. And by people do not deserve that. Kasi for the longest time, sobrang laki na ng doubt na kinakast sa kanila. And until now, even inside the community, hindi sure ng mga tao, ano pa yung pagiging bi? What makes it different from being pansexual? Na parang, bida-bida naman yung mga bi na yan. Meron na akong pansexual, mas progressive yon. So ano kami? Outdated na pala kami. Na parang old model na kami, ganun, na hindi na kami worth the time and yung aruga na binibigay ng community and those close to us. So, with all of that said, I ask again, di ba? What if I never really knew what love was? And now, for me, the answer is pretty simple. It's I did, I do, and I will. So first, I did, because I owe it to me from all those years ago to know that the people I loved and the way I loved was true and that was me. Na I did because who I was before is part of who I am now and that's not something that I should doubt or sacrifice just for the sake of others. And then next is I do because now I'm giving myself more opportunities to love more freely. Na I do because now I'm more devoted to myself and making my heart happy rather than satisfying the desires of others. And lastly, I will know what love is because my story doesn't end here. And as with every bi person, their story doesn't end here. Na I know that in the future, yung love na hinahanap-hanap ko, whatever form it may be, or kung sino man ang magdadala sa akin yan, it's just waiting out there. And that I should be able to freely go into the world and look for that kind of love. And that I know that it will come to me once it enters my heart that's free of judgment and prejudice. Ayun lang. Maraming salamat.